Alright, so hi guys, welcome back to our channel, no? Sa mga nagtatanong, yes, buhay na buhay po tayo at healthy pa rin po sa awa ng Diyos. Kaya guys, unting reminder lang din na protektahan natin ating sarili. Ang laban na to ay laban ng bawat Pilipino. Yan, keep your social responsibility. You always wear your mask, please lang. Isama niyo po yung ilong at bibig. And social distancing, napakahalaga talaga. Kung kakain man tayo, please do it in an open air, open space, no? Dahil reduce ang transmission kesa mas malaki ang tsansa na magkaroon ng transmission kapag ito po ay nasa loob ng closed area katulad ng mga restaurants, especially those who are in areas na naka-aircon. Okay? So, mas maganda pa rin talaga na open air. So, guys, this is Doc Trader nagbabalik after ng matagal na hiatus natin, no? Mag-almost 1 month na rin, no? 2 weeks ata dahil sa bigat ng workload. But today, we will conduct our technical analysis for our DITO, PHA, APL, AC Energy, BSC. Today is April 6, 2021. And ito na naman ang channel na walang hype, walang bash. Just pure, solid technical analysis that which can be used as a basis for your trades. Ano po? So, tara, simulan natin. Pero bago ang lahat, ayan, simulan natin ang lagi natin pinanghahawakan sa pang-araw-araw, ang verse of the day. Sabi sa Zechariah 9 verse 12 sa NIV, sabi dito, "Return to your fortress, you prisoners of hope. Even now, I announce that I will restore twice as much to you." Okay, hindi po ako nagsabi niyan, si Lord po nagsabi niyan. Ano ibig sabihin niyan? Sabi dito, our stronghold is our relationship, yung everyday relationship o devotion natin to Jesus Christ. Yung graciousness ni Lord, yung grace niya, yung goodness sa puso ni Lord, and yung greatness. Sabi nga nung isa, naalala ko lang, na aanhin mo naman ng isang napaka-great na tao o isang great na Panginoon kung wala siyang pakialam sa'yo. So, napakahalaga, not only the capability but the availability of such a person sa buhay mo. Our hope is in Christ Jesus. We pursue to experience Christ in quietness. Pansin niyo yung wordplay, ECQ, experience Christ in quietness. Okay? Gamitin natin ang oras na to para mapalapit lalo kay Lord, especially sa mga may pinagdadaanan, yung mga nalugmok sa stock market, no? Yung mga nabiktima ng instis, yung mga malalaki ang problema. Guys, don't worry kasi alam ni Lord yung problema natin and hindi niya bibigay sa atin yan ng mag-isa. Okay? Dahil lagi siyang with us. Sabi nga ni Lord, is, diba, Emmanuel, meaning God is with us. So, God took care of our eternal life. Diba? Binigyan niya si Jesus Christ, nagkaroon tayo ng eternity. He will also take care of our temporary. God will fill us with all joy and peace as we trust in Him. Sarap, no? All joy and peace. That's, yan yung dalawang pinaka-ninanakaw sa atin sa panahon ngayon. Especially na sobrang daming problema, sobrang daming kaso, is maraming inaagawan ng joy and peace. Parang maririnig mo sa lahat ng balita, puro negative, puro pababa, kahit saan tumingin. Pero, alam mo yun, nandyan si Lord eh. Siya lang naman na pinangahawakan natin from the beginning. And alam mo yun, never, ever nag-fail si Lord. Especially kung yun yung will niya para sa inyong buhay. God will fill us again with joy and peace. Okay? So that we may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Katatapos nga lang ng ating Holy Week. And I hope most of us has been energized. Okay? At ready na ulit sumabak sa mundo. Okay? Sa mga challenges ng mundo. So guys, without further ado, this is Dito. Pero bago yan pala, no, ito pala yung ado natin. Promote ko lang, ito po ang ating Doc Trader PH na ating page. Don't forget to like and send a message. If you want to join our exclusive GC, where we conduct trainings, if may time so far ngayon, wala po masyadong time, pero marami pa rin pong gustong sumali. So hopefully, ma-accommodate natin sila. And yes, may slots pa rin po sa mga nagtatanong. Ano po? And we have here our Honey Gain. So sa ating Honey Gain, guys, no, I will post the referral link down below and automatic makakakuha na kagad kayo ng 5
dollars, Matic. So far, ang naipon na natin dito, no? Dahil nakapag-cash out na ako ng 3 beses, tapos dito inipon ko na, and currently nasa, meron na tayong $99.57, okay? So, ano yan, meron daily freebies yan. Okay, click nyo lang to. So, yan. So, for more questions, I actually made a referral, a video, no? Video, review video for this type of passive income. So, if maano nyo, mapanood nyo yon, yung link nasa baba din, guys, kiklik na lang, no? So, parang pinaparentahan mo lang internet mo dito. Parang rental income, no? Isipin mo, parang ito na yung training mo para sa real estate. Very, very easy. Okay? So, alright, let's go down to business. So, makikita natin dito, we have our favorite stock, number one trending dito. Again, huwag kayong matatakot sa dami ng ating mga ano, no? Simplified natin to, kahit newbie, kayang-kayang intindihin. Okay? So, for dito, makikita natin, mukhang maganda ang binubuhay nito na dito, no? 7.99%. Although, nasa consolidation pa rin naman siya sa bearish triangle natin, mukhang bumabawi na. So, mapapansin natin dito, although below average ang kanyang volume, that's still a good sign, no? Napaangat na si dito. Okay? So, maganda ang inangat niya. Again, 7.99. So, let's get down to business. Hinahanap ko lang ang ating ayun, trend line. So, for our trend line, sabi natin, ayan, consolidating pa rin to dito. Remember, no? Kaya iniiba ko yung dito tsaka dito kasi para hindi kayo magulo, no? Yung pronunciation man lang kasi dito. Okay? So, dito, si dito, makikita nyo dito na ito po yung kanyang resistance. We have a strong, relatively strong resistance here at 11.60. Okay? So, yun ang kailangan basagin if you want to resume ang ating uptrend. So, we have here the resistance. That's why meron yan dito. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 5, medyo malakas din yung resistance na yan. And ang ating most immediate resistance is the resistance of the downtrend, which must be broken first. Ito po yung resistance of the downtrend natin. Yung ginawa kong kulay blue na linya. Kaya sinabi ko na downtrend siya dahil pababa pa rin. Okay? Hindi pa basag yung resistance. We can see, currently, consolidating pa rin yung itsura na to, no? Kahit na nagkakaroon siya ng pagbawi. Although, this is a good sign na hindi siya nalalayo sa consolidation na ito. So, if you want to check our Darvas box, makikita natin dito na within the box pa rin siya. Ibig sabihin, consolidating pa rin po si dito natin. Okay? Agree naman, ang ating Darvas box, ang talagang resistance niya ay nasa 11.60. Okay, ang resistance ay dito. Sa, usin natin, Darvas box lang naman yan. Very, very easy. Sa mga tool na ginagamit natin. No? Sa 8.38. Diba, that's why sabi ko last time, medyo nung last few weeks ago, ito na talaga yung entry price niyan. Kasi consolidating siya. So, itong mga linya na to, yung 8.38, 9.05, 9.45, sila yung entry prices. For now, itong nakikita natin good support sa kanya and might be a good entry price at 10 pesos. Okay? 10 pesos. Because you don't want, pwede naman mag-breakout play, no? Kapag nag-breakout na. Pero for now, since consolidating pa to, consolidating play tayo. So, kung ano yung consolidating play, buy on resistance, mali, no? Buy on support dapat and sell on resistance. Okay? Onting ano lang yon, onting patikim lamang sa ating mga plays. So far, let's see, this is the MAs. Yung mga play natin na sineset up ko yon for our GC, no? Currently setting up pa para isang baksakan na lang. So makikita natin dito si MA9. Okay? Sana si MA9. MA9 acting as a support. Pansinin nyo dito. Ito si MA9, no? Sinusuportahan niya, okay? Mang maganda dito, suportado na ni MA9, suportado pa ni MA20. Okay? Dalawa silang sumusuporta. And currently, guys, maganda tong kandilang to nangyari today. Expected ng lahat, TP Tuesday na naman yan, ano po? Pero no, mukhang maganda ang takbo ng merkado dahil binasag niya lang naman ang tatlong MAs. MA9, 20,
Sino tong isa? MA100. Actually, that's a very good sign, no? Although MA50, medyo malayo pa siya. MA50 sitting here with a relatively strong resistance at 13.28. Okay? Si MA200 medyo malalim pa, no? Hindi pa ganoon kapansinin. Okay? Hindi pa magkakamahalaga. Mahalaga lamang na if ever makabili kayo breakout play, no? Breakout play sa 11.16, sabi ko kanina, dito ang maganda exit. Okay? Sa 13.28. Maganda rin 'yan, no? Tignan natin ang kanyang price range, ang gains natin. Sabi natin 11.60. Part of planning 'yan, guys, part of planning, no? Adjust lang natin. Ganito yan, guys, no? Punta kayo settings para mas ano. Gusto ko kasi down to the detail. Detail tayo dito. So, ganyan. Ang gains ay nasa around 12.54. Plus minus 2 na yan dahil sa taxes, no? So, not bad na rin for a play. For breakout play. Especially dahil medyo matigas tong si MA50. Okay? Again, lahat ito'y sinasabi ng chart. Tinatranslate ko lamang sa Tagalog sa madaling maintindihan, no? So, again, walang hype, walang bash sa channel na ito. Actually, prohibited ko yung hyping and bashing na yan. Pinakaayaw natin yan. Lalong-lalo na, no? Sa mga hypers and bashers dyan. I mean, oo, masayang katuwaan, pero kawawa kasi ang ating mga newbies. Ano po? So, sabi natin dito, nag-agree naman siya. Diba sabi ko dito, ito si MA50. Okay? Ito si MA50, yung kulay dilaw. Nakita na yan kanina. So, makikita natin dito, nandyan din si Ichimoku Cloud. That's why this is a very strong resistance because we have the Ichimoku Cloud around this area. And historically, kapag nandyan ang Ichimoku Cloud, ang lakas po ng sell-off. Okay? So, matibay. Matigas yan. Matigas na resistance yan na kailangan basagin pa. For the PSR, this is a good news, guys. No, this is actually a entry signal for most stocks dahil sinasabi ni PSR na start na ang reversal ng stock na ito, maaari na siyang umarangkada sa itaas. Okay? So, sa mga nagbe-breakout play, confirm nyo muna na may breakout tsaka bumili near the breakout, of course. Okay? Ano bang, again, formula ng breakout play natin? Gawa ko lang to. Pero breakout play, kailangan meron kayong good volume plus good price action. Okay? So, kapag meron dalawang yan, ha-attacking yan pataas and breakout play talaga. Okay? For the Bollinger Band, makikita nyo, sabi ko nga, kasi consolidating siya, ayan, no, constricted si Bollinger Band, and nasa gitna siya ng Bollinger Band, kung titignan nyo. Ibig sabihin, sideways movement muna talaga. Okay? Kapag medyo umangat na yun ang Bollinger Band, tapos makikita nyo nasa, kasi hindi, baka di magawa ng video kapag nag-breakout na to, pero sabihin ko na sa inyo yung play, no? Kapag yan umangat ng Bollinger Band, sa taas ng Bollinger Band, tapos near sa area na to ng 11.28, then that might be a good signal to buy, no? Ay, sorry, sell. Okay, kasi bibili ka kayo sa breakout, sell kayo sa may taas. Again, ang strategy natin is buy low and sell high, no? Huwag tayong mag-donate sa mga insti, especially sa ating mga nasa group, no? Okay, alam nyo na ang entry price, alam nyo na exit price, pwede nang i-play yan. Okay, so for this one, we have here increasing buying momentum. Okay, tumataas ang ating histogram, much more sensitive yan. Ibig sabihin, ito ang titignan nyo talaga. Okay, for this one, additional lamang ito. Na nag-cross si MACD natin, blue over red, the buyers are now in control. Kaya naman, nagbigay na si PSR, again, bullish signal. And this one, makikita nyo, we have here, ayan, nag-arap na naman tayo. Bagal natin ng onte. We have here a support of the uptrend and makikita naman natin na maganda. Maganda ang kanyang play. Alright, paangat. Okay? However, we are seeing a resistance at these areas. Okay? Resistance sa 48.66 tsaka 52.62. So, kailangan basagin yan. No? Kailangan basagin. Again, ito yan. Ito yung resistance natin dito na dinidiscuss ko kanina. Okay? Resistance para magkaroon ng breakout. Alright, so let's proceed to our next one would be PHA. Sipin natin si PHA. Ayan, sa mga hindi pa nagla-lunch, no? Sabay-sabay tayo. Diyan na karamdam na po tayo ng gutom. So, makikita natin dito, 7.08 ang itinaas ni PHA. And maganda sa kanya is, merong ascending volume, no? That's a bullish signal.
maganda sa kanya. However, below pa rin siya ng average. So, antay-antay muna tayo. Again, consolidating pa rin ito. Maganda ang inangat, pero hindi pa yan ang kanyang full potential. As we can see here, this is the support of the candle to candle natin. Body to body. This is the support of the uptrend, okay? Ang ating resistance, dito banda. Doblehin natin para maayos. Ayan. Resistance natin at 2.48 and 2.56 levels of level ng price action. So, within pa rin to ng Darvas box, no? Hindi Darvas box natin yan. Pasok pa rin yan. Okay? This is the medium term. And this is the shorter term. Darvas box. Okay? Mapa short term, mapa medium term. Parehas pa rin sila. Within pa rin ng Darvas box. Ibig sabihin, consolidating pa rin tong stock na ito. Okay? So, maganda yan. Again, sabi ko sa inyo, healthy part ng market yung consolidation. No? Hindi pwedeng bira ng bira kasi tataas yung volatility and magkakabuhusan. Okay? So, finally, nagkakaroon ng market correction lamang ito. So, don't worry. Huwag kayong magpapashake sa mga may magandang plano, sa mga nag-aral ng fundamentals. Part talaga yan ng merkado. Alright. So, sabi dito, okay, tra-translate ko lang ulit. Nandito si MA20 tsaka si MA9, both acting as a good support. Maganda supporta natin dito. Therefore, pwedeng entry points, I'd say, here and then here. Okay? 2.03, 2.12. Okay? If magkaroon man ng fluctuations, magandang entry point yan. And ang TP area natin, or abangan tayo kung abangan ang area na ito, dahil meron po tayo itong 2.48. This is the area of resistance. Why? Tignan nyo to. Look at this part and this part. Zoom ko yan. Don't worry. Ayan, no? Tignan nyo to. Sa 2.56, strong resistance by MA50. Okay? More or less sa area na yan, magkakaroon ng strong supply, kaya bababa ang presyo. So, TP area yan. Okay? For MA100, medyo malalim pa siya. Dito pa si MA100. Although, mag-a-adjust naman yan. The time will come, no? Aangat yan habang tumataas. So, for now, hindi pa siya ganun ka-significant dahil may maganda tayong entry prices dito. Alright? Actually, goods pa rin naman bumili kapag nandito dahil ayan, nasa resistance area siya ng short term. Resistance area rin to guys, kaya siya huminto dito. Using ko lang ha. Ayan, resistance siya pero 2.27, resistance area siya pero hindi ganun katigas. Okay, bakit naging resistance yan? Because we have here, right here, yung mga binulugan ko. Pero not that established, okay? For the Ichimoku Cloud, ayan, sabi ko nga, mas maganda talaga ang bumili near the resistance. Ah, sorry, near the support. Support, ha? Near resistance, ha? Yan na, near the support. Okay? Although may mga play na gumagamit talaga ng buy on resistance. Pero ibang topic yun. So, dito naman, makikita natin, bibili ka talaga dito sa malapit dahil nandito ang ating lower limit ni HMO Cloud. So, goods yan, fam. Resistance to. Although, again, since within pa rin siya ng HMO Cloud, sideways movement yan. Okay? Consolidation yan. PSAR. Wow, guys! This is a good sign, no? This is a good sign for a bullish uptrend. Nagbigay na si PSAR ng kanyang unang star, unang signal. So, that's an indication na tataas na po ito. Okay? The time to come. Although, we have to correlate that to other indicators para ma-sure tayo. Ma-ensure natin. Kaya marami tayong indicators na gamit, no? They should correlate to one another. Huwag kang aasa, kunwari, ano lang, SMA, simple moving average lang, or EMA lang gamit mo. Nako, delikado ka doon, maraming false signal doon. So, ingat-ingat tayo, fam. That's why we correlate it with one another. For this one, we have here the, ayan, constricting po ang ating Bollinger Band. Meaning to say, nag-a-agree siya, this is another sign, na nag-a-agree siya kay Ichimoku Cloud na consolidating or nag-sideways movement talaga ito. Alright. So, for this one, this we are seeing here a good sign. Okay? This is actually a entry signal na pala kay PSAR, no? Because we have here, sino yan? Why did I say entry signal? I don't have this stock. I'm not hyping you. Sinasabi ko lang na meron tayong PSAR here. Okay? We have the evidence of PSAR. We have here the evidence of so, kung evidence ba si lahat eh, ayoko nung tipong napahype lang. So, meron tayo itong MA9, MA20 as support. Okay? Plus, we have here a MACD cross.
Okay? MACD cross plus we have here, ayan, no, kaka-positive lang ng ating histogram. Okay? Pataas pa. Alright? Plus we have here ascending volume. Okay? All that points here, points to an uptrend signal. So, maaari, high likely na mabreak niya na po ang kanyang consolidation. Although, abang tayo, no? Mukhang entry signal na nga itong si 2.27. Although, again, medyo risky to. Ano lang tayo dito dahil resistance level din siya. But then again, sabi ko nga, hindi ganun katibay yung resistance na yan. Alisto lang, alisto. Okay? May mga signal na yan. Alam nyo na gagawin kapag nagbibigay na ng indications. So, for this one, we have here 1, 2, 3, 4. This is a very strong support of the uptrend. Okay? So far, hindi pa siya basag. Okay? And maganda sa kanya, nag-uptrend siya. Binasag niya na itong resistance natin at 47.21. Dahil 1, 2. This is a strong resistance kahit dadalawa lang sila. Bakit? Dahil, ayan, lakas ng plateauing dito. Lakas niyang hinarang. Okay? Actually, tatlo pala sila. For our next resistance, medyo mataas pa po tayo, fam. Okay, dito pa tayo sa 55. 1, 2. That's still a good ride, no? So, alam nyo na yung entry points, alam nyo na yung exit points, pwede na kayong gumawa ng play dyan. Okay? Kung di nyo nakuha, replay nyo na lang. So, let's proceed to our APL. Let's see. Ang ating Apollo Mining. Alright. For our APL, it's generating an, again, no? Katulad ni PHH, it's generating a buy signal. Again, we have here the PSAR. That's a good indication. Remember, guys, that the most important sign for PSAR is palagi yung una niyang signal. Una niyang signal pababa, una niyang signal pataas. And we are fortunate enough, or we are blessed enough, sorry, because I don't believe in luck, no? We make our own luck. Dahil God is the master of every moment, kontrolado niya lahat. Therefore, there's no room for luck or chances. Okay, and anyways, makita natin dito that we are blessed enough to see this one. We are seeing here indication na this is going up dahil nakuha natin yung, nahuli natin yung first sign ni PSR. So, pwede yan umuptrend. Plus, we have here the MA9, MA20. Look at this, nag-cross MA9 above MA20. That's a sign of uptrend, no? Plus, those two, itong dalawang to, acting both as a support for this stock. Okay? Mukhang maganda ang nagiging nakikita nating future for this one. And ang next strong resistance niya pa would be here. Approximate lang ito na, isin natin. Ayan. Na 0.26 po, at 0.2661 pa. Medyo malayo pa. That's still a good gain. Okay? If you would enter around this area. So, again, entry prices natin is 0.1970. Tsaka dito. Actually, nag-generate na siya ng buy signal. So, pwede talaga. So, check natin kung pwede papasok siya sa ALMA. Na-curious lang ako, no? Parang masarap pasukan to ng mama setup, eh. Sino yun? Pwede, no? Pwede. So, check natin mamaya si MACD. So, for this one, let's see. MA50. Pasok natin. MA100, medyo malalim, no? Pero, ideal, yan talaga yung entry price. Pero, we have a strong resistance here pa pala because we have here. Ah, this is Dana, no? This is the confirmation of a breakout kapag binasag niyo itong 0.22. Okay? Mabe-break niya na itong short-term Darvas box natin. Okay? Yung kanyang consolidation. But for now, pinapakita niya pa lang na maganda pa lang na entry signal ito. Actually, maganda na yung price accumulation. Okay? Position, may isa pa tayo yung technique. 25-50-25 rule para sa breakout. So, explain ko lang sa inyo. 25, mag-position kayo sa mababa. 50% kapag nasa kalagitnaan na. And 25 kapag nag-breakout na. Okay, that's how you secure a position. Alright? So, kapag hindi nag-manifest yun, kunwari, nasa mababa, diba? Tapos bumaba pa, then 25%, hindi ganun kasakit i-cut loss. That's part of managing your emotions then. And of course, discipline. So, MA50 resistance here, you know the resistance, you know the
entry prices. For this one, okay, ganun pa rin ang sinasabi niya, na since this area is consolidating dito, consolidating din ng ating Bollinger Band. Look at that. Ayan, no? Pa-constrict na pa-constrict. So, reduced ang volatility ng stock na ito. MA natin, nag-agree siya. Actually, agree siya dito. No? Matagal ko nang hindi nakita to pero nag-agree pa rin na ang resistance area talaga ay nasa 0.2661. Okay, dahil nandyan ang lower limit ng ating Ichimoku crowd. So, watch out for that area. Again, accumulate ang price, ang play dito is buy around this area, yung hinighlight natin. Ayan, no? 0.20, 0.19, and then sell at this area, 0.26. So, let's check our MACD. Oh, this is promising. Again, we have here the MACD cross. We have here a higher high. Okay, bumubuhay. Ibig sabihin, nakabuelo na. Sa madaling sabi, in layman's term, kontrolado na ng buyers. So, paari na siyang umangat ng umangat. Okay, very promising for this one. So, for APL, makikita natin, ito ang positive insight ng ating investors. We have here the support of the uptrend, okay? Pataas pa rin, pataas. Ibig sabihin, maganda talaga ang nagiging signal niya ngayon. Okay? Promising, actually, it's a very promising stock. Especially ngayon, na penny stock pa lang siya, no? Na 0.21 pa lamang. Okay? Good support. Ito yung mga resistance na kailangan niyang basagin, 52 tsaka 55. So far, after nyan, then pwede na siya magtuloy-tuloy pataas. Okay? Dahil after nyan, hindi na ganun kalakas yung resistance. Okay? Ibig sabihin, antayin na natin mag-break out, then pwede na magtuloy-tuloy. So, if you will ask me guys, no, naalala ko lang bigla, bakit Doc, hindi ka masyado nagpa-focus sa mga news? Bakit sa laging technical analysis? Because guys, meron tayong tenet sa charting natin, sa technical analysis. Isa sa mga pillars technical analysis is everything, no? Hidden man yan or known information, reflected na yan sa chart. Okay? So, ito yung pinaka-solid na basis. Okay? Ito yung pinaka-reliable information that we have. Mismong charting. Okay? Hindi natin kailangan umasa sa hype sa mga sabi-sabi because solid na tong ating charting. Okay? Now, let's proceed to AC Energy. So, for our ASEN, okay, 2.23 minimal, pero gain pa rin naman siya. Mukhang nauubos na, no? Mukhang humina. Humina after nung kahapon ng AC Energy. Bakit? Ayan, no? Nag-decrease ang kanyang volume, ang kanyang total. Kulay blue pa rin yan. Tama ba? Blue-green. So, uptrend, pero mukhang na yun, napigilan dito. Because this one, eto, angat lang natin ng onti yan. This is the area of a strong resistance. Okay? At 7.56 levels. Okay? If you want to see AC Energy to break out, to break this Darvas box, kailangan yung basagin muna yan, fam. Okay? Huwag sasama loob. Kailangan lang natin umangat pa yan ng umangat. Onting volume pa. Medyo nag-exhaust lang ng volume dito. Tignan nyo, below average na rin. Below average. Okay? So, agree sa atin si MA100, dyan talaga ang entry price. Eh. So, if you are looking for an entry price for this stock, dito yan banda. Sa 6.94 and 7.17. Okay? So, if we are to check, maganda dahil basag na tong mga MA na to, that's why they are becoming a support. Si MA9 and our MA50 are both supports na sa kanya. Therefore, magandang entry price talaga siya. Nag-agree sa akin na 7.17 entry price for this one dahil lang yan malapit si MA50. Okay? MA20, MA9 halos magkadikit lang, no? Again, entry price agree rin sa akin na 6.94. Okay? So, ito yung range natin sa kanya. Kaya maging masaya kung bababa pa yan dahil makakapag-accumulate ka pa ng position. MA20 malayo pa yan. Sorry, MA1200 pala. For the Ichimoku Cloud, currently lumalaban pa siya. No? Nasa digmaan ng ating price action. Kaya na medyo, sabi ko diba, medyo diminishing ang kanyang volume dahil within pa rin siya ng ating Ichimoku Cloud. Kaya medyo makapal ang cloud natin. That's why consolidating phase pa rin to.
until mabasag niya tong upper limit ni Cloud, which is around 7.68. So, kung nakabili ka sa entry prices natin na sinasabi ko, then magandang mag-TP dyan. Okay? If sideways play ang gagamitin mo. Iba pa yung breakout play, guys. Sa panahon kasi ngayon, lalo ng pandemya, always secure your profit. No? Hindi ka naman maubusan yung merkado ng ng opportunities. Maganda lamang is makuha mo talaga yung profit kaysa maging lesson pa. So for this one, medyo dalawa na, no? We are seeing here the signal that this is going up trend. Okay? Meron na siyang sign of reversal na tapos na ang kanyang downtrend days, okay? Nagsimula yung downtrend days niya dito, no? Tuloy-tuloy nag-consolidate. So, ayan, paangat na raw siya. Pabangon. Okay? Let's say good sign. For the Bollinger Band, ayan, another good sign, no? This is a bullish sign, na? We have here the candlestick above the upper limit ni Bollinger Band. So, therefore, ibig sabihin yan, magkakaroon tayo ng volatility, nagkakaroon tayo ng price action. Okay? VO. Kulang na lamang ay ang ating volume. Kulang ng volume. Then, maaaring talaga siya mag-breakout. So far, so good ang nakikita natin dito, no? For this one, matagal nang nag-cross pero nag-consolidate kasi ng matindi. Eto, this one correlates here. Yan ang consolidation period niya. And makikita nyo, buyers bumubuelo na, no? Rumarampa. Umaangat. Okay? Parang ramp yan eh. Pataas na ng pataas. We have a higher high. The buyers are now in control. Okay? Good sign, pataas na pataas. For this one, actually, we are not, ayan, ito pala, we are seeing here the strong resistances of 62.64, right, at this area, 1, 2, and 65 area, hindi ganun kalakas, pero resistance pa rin. Okay, these are the areas na kailangan basagin niya dahil correlated yan sa ating Ichimoku cloud. Okay? Na-discuss ko na yan kanina. So, ang kailangan na lang magtuloy-tuloy. If ever ma-reject yan, meron pa naman tayong support here. Ayan. So, magiging maigting yung laban, no? Maigting ang laban dahil resistance yan versus the support. Ah, sorry. Take two. Resistance versus the supports. Okay? So far, magkakalapit lang halos, no? Magkakalapit lang ang kanilang price action. So, maaaring gumanto yan. Especially, na within the Ichimoku cloud. Okay? So, mindful tayo sa entry prices and exit prices natin. Okay. Lastly, let's go to BSC pero water break muna tayo. Okay, BSC reminds me of that one hyper na hindi pa naman doktor, no? So, again, mind you, hindi po ako yun, guys. Parang awa nyo na. Huwag nyo po akong ibabrand na yun dahil ayaw na ayaw ko talaga sa mga ganun taong nang hype and nang babash. Okay? So, BSC. Currently, okay, we are seeing an increase, ascending po ang kanyang volume above average. That's a good sign. Okay? And currently, nasa resistance na kasi siya. This is the resistance. Pansinin nyo, kaya ito yung highest area niya ngayong araw. Okay? The resistance at 0.99. Pansinin nyo, 0.99 yung height, pero nireject siya. Okay? Currently retesting. Retesting the resistance at this area. Therefore, tignan nyo, nung tumama dito, bumaba rin ka agad. Tumama? Bumaba rin ka agad dahil resistance area po yan, spinning top type of candlestick. Medyo nagiging undecisive yung market. Okay? Dahil yan ang resistance natin, plus we are seeing here the Darvas box, of course. Okay? So, this is the Darvas box. Okay? Darvas box, kailangan niyang basagin to confirm our uptrend or our breakout. So far, wala pa. Kulang lang tayo ng volume plus price action. Actually, dalawa yung kulang natin. For the resistance of this stock, okay? We are seeing resistances here
at 1.18 and 1.33, medyo matigas-tigas yung resistance na yan. So, labas natin sila MA. This is a good sign, no? Because we are seeing MA 9 crossing above our MA 20. So, maaari siya mag-uptrend plus support na yan. However, sabi ko kanina, ito talaga yung resistance area niya. Ito yung range, no? Range. Although, mag-a-adjust pa yan. Kung hindi mabasag si 0.99, mag-a-adjust pa yan ng 0.1, 0.01. Okay? Pero, yan yung range natin. Tingnan nyo naman, dikit na dikit, no? Resistance area talaga yan. Okay? MA50 yan eh. Medyo matibay si MA50. MA100, 200, medyo malalim na, no? Although, best pa rin talaga to. I'd say, best entry price to si MA100. So, for this one, ang ating entry prices would be here. Sakto natin sa kanilang dalawa. 0.68, okay? Medyo risky na to, 0.91. So, if I were you, I'd position myself around this area at 0.86 pala. Sorry, not 68. 0.86 to 0.91. Alright? So, of course, ready nyo rin yung cut-off nyo if ever hindi mag-manifest. Sabi ko nga, 25-50, 25 rule. Kung di nyo alam yun, replay nyo na lamang. Diniscuss ko yung kanina. MA200, medyo malalim pa, no? Again, saktong-sakto tayo dito, no? I love it when the TA correlates with one another. Because that increases our conviction na tama yung TA natin. And ito yung dapat mangyari talaga. Na dapat talaga magbenta ka na dito sa area na to. Dahil strong resistance yan. Dahil, bukod sa na-plot natin kanina, sabi ko, na resistance area tong si 1.18, is nandyan din yung lower limit ni Ichimoku Cloud, resistance area talaga. Okay? PSAR, this is a good sign. No? Although, pangatlo na, hindi na ganun kalakas yung conviction, pero, good sign pa rin yan na this stock is going upwards. Okay? Okay lang, umaangat na siya. Pero kung nakuha nyo yan dito, no? Kung nakuha nyo sa first sign nyo, mas maganda yung kita, katulad ni APL, no? For APL, ayan, no? First star pa lamang. Tsaka PHA, ang magandang kita doon. So, for PSE kasi pangatlo na. For the Bollinger Band, sorry, magulo na. Linisin ko lang, ha? Para wala masyadong noise. Alam nyo na yan, ha? Binigay ko na yung entry prices, exit prices. Okay, for this one, makikita natin na downtrend, constricting pa rin siya. Okay, kahit umangat yan, constricting pa rin siya dahil hindi pa rin basag ang ating MA50 na resistance. So, kailangan niya pang magkaroon ng volume. Okay, volume and price action. Kasi anhin mo yung volume kung pababa yan, no? Kailangan niya basagin ultimately itong resistance natin. Again, at 0.99 and 1.01. Let's check for our, okay, the buyers are now in control. This is a good sign. Okay, meron pa rin tayong higher high, kumbaga pataas pa rin po ng pataas. Okay, ang ating buying momentum plus we have the MACD cross, the benefit of the MACD cross. Pero sabi ko nga, kung binigyan nyo yan near this one, mas maganda pa rin talaga. Sorry, near the PSR of the BSE plus MACD cross. Parang yung sinasabi ko kanina kay APL and PHA. For the RSI, okay, this is the support of the uptrend. Trustworthy itong support na to. 1, 2, 3. Well supported. Plus, ito medyo matibay itong resistance na to. Pero basag na to, eh. Basag na to, so supporta na to. Magandang support at 52.25. Abang na lang tayo ng resistance dito. Okay? So, nasa crossroads pa to. Nasa crossroads pa si BSC. We're not yet out of the woods dahil sabi ko kanina, nandito si MA50, oh. Resistance to, eh. 1.01, eh. Ito yan. Nagka-correlate siya dito. Hindi ko napapakita, ah. Kabisado ko naman yung prices, eh. I-replay nyo na lamang. Makikita nyo dito, ito talaga yung resistance niya at 55.98 or almost 56. Ito po. 1, 2, 3, 4, 5. Matibay. Matibay na resistance. That is correl. Yung 56 level of RSI is the equivalent niyan ay ang ating 0.91 to 1.01 of our price action.
So again, be mindful of BSC. Alam niyo na 'yung mga play niyo, ibinigay ko na, no? Binigay ko na ang ating TA. I-construct niyo na lamang ang play. Magandang entry price, magandang exit price, and matik. Huwag matatakot, protektahan ng 'yong capital. Ibenta na 'yan kung kailangan ibenta. Mapagain, mapalos. Because sa merkadong ito, walang lugar para sa emosyon. This doctor is reminding you that you are blessed to become a blessing. And kung nahihiya ka lumapit kay Lord, please lang wag, because His love for you is greater than any of your sins. Imagine, He gave His one and only Son for you. So again, God bless guys, and always keep safe. More TAs to come.